Yan po dun sa inauguration ng LRT Line 2 East Extension na gustong ipagmayabang nitong administrasyon na accomplishment nila. Hindi ho nila accomplishment yan, nililiwanag ko sa inyo. Ha? Yan eh, sa nakaraang administrasyon pa. Eh bakit ho dito natapos? Ha? Eh kasi inabot nila, di ba? Katulad nung Skyway, yung nagdudugtong dito sa NLEX at saka SLEX, mga kaibigan, yan po'y dinat na na eh, di ba? Natatanda naman ninyo eh. Nung nakaupo si Pinoy, ginagawa yan, tagal ginagawa niyan, yung mga posting binaon dyan lahat. Bali ba naman yung studio natin noon nandoon sa Quezon City sa E-Road, ha? Halos lahat ng dugtungan niyan dinaanan ko eh araw-araw. Kaya ako pumipili ng programa sa gabi na sapagkat maabala ka sa traffic eh, di ba? Pero may instance din nalagay tayo sa pang-umaga nung nandoon tayo sa Quezon City. Mga kaibigan, kaya umaalis ako maaga pa lang. Madaling araw, pero naabot pa rin ako ng traffic pagdating dyan sa Araneta Avenue. Dahil yan eh, kasama yan sa mga tinayuan ng mga poste. Katulad nyan, at saka yung iba pang mga project ng DPWH na sinasabing natapos ngayon, puro inabot nila yon mga project ni Pinoy, mga kaibigan. Kasi may pondo na yun. Implementation at saka continuation lang sa kanila, mga kaibigan. So, inuuli, ine-emphasize lang natin dahil baka maraming gunggong. Wala pa tayong nakikita sa build. Alam nyo ba, mga pagmamalaki nilang build, yung kakaprasong tulay dun sa may Makati at Mandaluyong. Di ba? Oh, yung kakapraso yun, mga kaibigan. Di ba yung ilog doon? Kapraso lang yun eh, yung Pasig River doon, mga kaibigan. Kasi laki lang yata ng Jones Bridge yun eh. Di ba? Eh sa panahon ni Pinoy, kahit ganun, ang daming mga naipatayong karsada at saka mga tulay. Katulad niyan, yung Skyway, parang tulay din yan eh. Di ba? Na mahaba. Pero yan, alam nyo, kung tutusin, para sa akin, ha, yung mga Skyway na yan, Skyway especially, tsaka yung mga expressway, may bayad dyan eh. Di ba? Ako, kung yan eh, kahit pa nagawa sa panahon ni Pinoy, hindi naman natin maituturing na accomplishment dyan eh. Kaya lalong mas walang pwedeng ipagmalaking accomplishment itong administrasyon ngayon. Sapagkat bukod sa yan nga po ay hindi naman ho pakikinabangan ng tao yan kung wala siyang pere. Hindi rin yan pakikinabangan ng taong naglalakad lang. Di ba? Nang hindi sasakay o kaya nakabisikleta. Hindi niya pakikinabangan yan. Ang pwede lang dumaan dyan, yung may mga sasakyan at mayroong pambayad. Di ba? Sa madalit sabi, wala tayong utang na loob. Di ba? Dahil sa tuwing dumadaan ka dyan, ay merong kang binabayaran. Dyan na nga halos napupunta ang malaking kita ng tao eh. Di ba? Ang laki ng napupunta dyan dahil ilang expressway ang pwedeng daanan ng isang motorista para siya makarating papunta at pabalik ng opisina at saka ng bahay, di ba? Ilang ulit siyang dadaan dyan? Lalo na yung pa-norte, pa-south expressway, yan. Pag dumaan ka pa ng, galing ka ng SLEX, tatagos ka pa ng Cavitex, ibang bayad yun, mga kaibigan. Magkakaiba ng bayad dyan. So ngayon, para sa akin, kung ako tatanungin ninyo, private yan eh. Diba?
Katunayan nga, tinulungan ng gobyerno ng pondo ng taong bayan na maipatayo ang mga yan. Pero ang makikinabang dyan, pribado eh. Dahil sisingiling ka, hindi naman gobyerno per se ang kikita lang dyan eh. Di ba? Ang talagang yayaman dyan ay yung mga kwanho niyan, nag-invest dyan ng mga negosyante. Ngayon, dito sa administrasyong ito, kung yan eh, hindi nga maituturing gaano, maliit lang yan eh, pagka accomplishment ang pag-uusapan. Di ba? Kasi wala ka na accomplish dyan, kundi yan ay mapapayaman mo ang negosyante. Ha? Oh. Pero yan, hindi nagsimula sa kanila. At lalong wala silang mapapala sa kanilang pag-angkin na accomplishment yan. Bakit? Una nga, walang pakinabang sa tao yan. Di ba? Gastos yan sa taong bayan. Pangalawa, hindi pa sa'yo. Di ba? Oh, kaya nililiwanag ko lang, to be fair. Ah. Oh, ngayon, pinagmamalaki nito na mga accomplishment daw. Wala naman kayong nilalabas na accomplishment ng administrasyon eh. Ang kanilang inilalabas ay accomplishment ng dating administrasyon na inaangkin niya. Ha? Ginagamit niyang bulaklak para isabog kay Duterte. Di ba? Oh, para sabugan ng bulaklak si Duterte, mga kaibigan. Pero hindi nila accomplishment o hindi nila project yan. Ang sa kanila ay build, di ba? Oh, yan ang pinakikita nilang accomplishment ng build. Eh hindi naman yan sapagkat yan naponduhan yan sa nakaraang pang administrasyon. Ano ba yung build? Sa China yun eh. Mga project ng China yun na wala naman hanggang ngayon. Iisang tulay ang natapos. Yung sa Mandaluyong at Makati. Mga kaibigan, isang tulay lang yun. Eh, makikita mo pa nga eh, isama na natin yung pader. Na itinayo para sarhan yung karsada dyan sa Muntinlupa. Yun, isama na natin sa build nila. Pero kung talagang ipagmamalaki nito yung build nila, mga kaibigan, eh puro ano eh, building ng inchik eh. Puro mga building na para sa pogo. Yan ang accomplishment nila. Eh no, pakialam ng Pilipino ron, hindi naman nagbabayad ng buwis yan. Di ba? Wala namang pakinabang eh. Ang mga Pilipino, hindi, mabuti pa nga yung Skyway, sinasabi natin, tsaka yung mga expressway, ako, hindi ako masyadong hanga, ha? Wala akong iahanga dyan dahil wala naman akong malilibre dyan eh. Di ba? Wala naman serbisyo sa akin yan eh. Dahil bawat daan ko dyan, babayaran ko. Ibig sabihin, pag daan ko, bayad ko. Ha? Sinerbisyo nyo yung karsada, binayaran ko naman. Di ba? Yung serbisyo ninyo para makadaan ako. Kaya wala eh, mga kaibigan eh. Wala tayong mapapala. Ngayon, eto, lumalabas na ang advertisement. Meron yata lumabas yung nagsimula nung Father's Day. Ha? Na kunwari eh, bumabati ng Happy Father's Day. Itong si Mark Villar, mga kaibigan. Alam ninyo kasama, bukod sa tatay niya, na matagal nagtatago, mga kaibigan, 6 na taon yatang nagtatago ito sa publiko. Ang kasama, mga bata. Ibig sabihin, nangyari itong pagkuha nitong advertisement na ito panahon ng pandemya. Dahil Father's Day, kailan lang yun? Isang buwan? Diba? Isang buwan eh. Nakaraang buwan ng Father's Day eh.
pandemic, di ba? Sangkaterbang mga bata ang ginamit sa advertisement para bumati ng Happy Father's Day. Pero yun ay para sa kampanya niya, di ba? Ang tanong ngayon, ano tawag mo ron? Pandemic, ah? Oh, hindi ba yun ay naglalagay sa panganib doon sa mga bata na ma-expose? Di ba? Nilabag mo yung social distancing. Hindi ba pinagbabawal niyang mga gathering? Eh yung kitang-kita mo eh. Mga kaibigan eh, ginamit, in-exploit yung mga bata. Exploitation yan eh. Ng mga bata eh. Oh. Para kunyari, bumabati ng Happy Father's Day. Bakit? Dati ba kayong bumabati na ng Happy Father's Day? Ha? Kahit di ka tatakbo, bumabati ba kayo ng Happy Father's Day? Ha? Oh, edi dapat yan eh. Panagutin yan, hindi ba? Sino ba yung isang mataas na official ngayon sa United Kingdom yata, hindi ba? Kamakailan lang ito ah, nag-resign. Merong nalabag na protocol. Ranking, ano yan ha, official ng, ng United Kingdom, kundi ako nagkakamali. Ito lang yan, very recent lang yan. Nangyari, nag-resign sa pwesto, mga kaibigan. Eh, meron ang nangyari niyan sa, saan ba yun, sa New Zealand o dun sa Australia. Nag-resign din yun eh. Mga kaibigan eh. Merong isa naman na nagbayad ng penalty, pinagbayad. Ano ito? Puro cabinet ang rango, cabinet rank. Mga kaibigan. O eh bakit ito? Hindi ba? Ayan, kitang-kita mo sa television dahil Father's Day eh. Di kailan lang ginawa yun, mga kaibigan. At doon makikita mo expose yung mga bata. Wala mga face mask. Ha? At bukod doon, ay ginamit mo. Butante ba yung mga yun? Ha? Ginagamit sa politika yung mga bata, hindi naman butante yung mga bata. Ano tawag mo ron? Exploitation, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga duke ng ina nyo. Ay, ito yan o. Ha? Rokwe ng ina nyo. Hindi ako nagmumura. Duke eh, sabi ko. Duke ng ina nyo. Oh, ayan po mga kaibigan. Total, nagmumura kayo eh. Di ba? Oh, ayan. Ako naman, di naman nagmumura eh. Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi, Duke ng Inanyo! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng